What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, meron lang tayong paparinig sa inyo. Ang kumakalat ay pinakalat na nila ito guys. Kaya i-share ko na rin dito sa inyo. Yung usapan ni Idol, siyempre ang ating Idol, Francis Leo Marcos. At siyempre, sa kanyang kaibigang si Bernard Chong. Ayun. Pakinggan natin. At mag-side comment tayo. Ayun, tinatawagan. Hello? Hello, hi. Hi. Good evening. Kumusta? Kumusta? Hindi pala ito, di ba nagbigay ka ng 300,000 kay Johnny? Hello? Nagbigay ka ng 300,000 kay Johnny? Ano yung another 200 na bigay mo kanino binigay? Pre, basta lahat ang pera, dumadaan si Tony. Okay, hindi ko yun mo. Dumadaan si Tony, yun, tanoy na lang. Hindi ko yun mo hindi ko yung Tony, hindi ko yung tinatabot. Oo nga, hindi ko yung lahat ang bagay. Sandali, oo. Kasi siyempre kinukwenta ko rin kung magkano ano. Di unang-una, di ba sabi siya mag-raise ka ng 5M, tapos sabi siya magbigay ng 2M kay Big Lorenzo. Pre! Sandali! Sandali! Sandali nga! Huwag mo muna mag-raise ng sila sabi ko, gusto ko ng paliwanagan para alam ko kung magkano yung naibigay mo sa akin. Yung nakuha ko sa'yo. O 2 million doon sa kina Big Lorenzo sa mga NBI na binigay mo kay kay Alvin, tapos 300,000 kay Johnny, ngayon may 200,000 pa kay Tony, saan kaya yun, sino kaya ang humingi yun ang gusto kong tanongin? Kaya nga sinasabi ko, so yung 300,000 kay Johnny napunta, ako nagpatawag ng kay Tony. Yung 200,000, so pali 2.5 pala yung nakukuha ko sa'yo, tama? Basta kay Tony, dumaan yung mga sinagutakan natin. Kasi isa na mga sinagutakan na una, alam niya rin natin yun. Ayun na nga. Ayun na nga. Ayun na nga. Pare, hindi naman pandarawit yung pare. Alam mo pare, sa totoong buhay lang, walang yaya mga yan. Puta, sinabi nila sa akin na... Hindi mo alam, hindi mo sa'yo, alam ko, ayaw ko nangyayari sa'yo. Sa totoo lang, hindi mo rin nangyayari. Pero sa akin, pero ang dami yung nangyayari sa akin. Alam ko, naiintindihan ko nga eh. Pero lahat naman, ginawan nila eh. Lahat nila, ginawan nila sa akin. Alam ko, binapartulian nila ako, pare. Ang nila, pare. Pare, lahat ng mga kasalanan, ipinupunan nila sa akin, wala akong kinalaman. Sinabihan nila ako. Kaya napulitan ako, tumawag siya, no? Humingi na nilang milyon, sinabihan nila ako na kung hindi nila ako magiging kaibigan. Itutong Manila ako, pare. That time, hindi ako makatawag dito, wala akong telepono, wala lahat. Grabe ah, kung hindi mabibigyan daw, itutumba si Idol, grabe. Talagang ginipit talaga. Pasok, Idol. Hindi ako makahingilang tulong sa mga ginong ko. Pare, naiintindihan mo ba kung ano nila kung pinagdadaan ako dito, pare? Naiintindihan. Naintindihan namin, Idol, ang hirap ng pinaggagawa sa'yo at ang kalooban mo dyan ay talaga namang napakahirap. Yun na, ngayon, huwag ka nang magbibigay ng kahit kayo yung pera, kahit ang sinong yung bingi. Huwag ka magbibigay, lalo-lalo na doon sa mga yun. Siyempre, basta kay Tony, basta buo tayo ni Tony, ikaw ako si Tony, buo tayo, di ba? Oo, buo tayo siyempre, pare, oo. Kaya yun yung sinasabi ko, pare. Alam mo, baka iniisip ko kasi kumuha kasi kinumpleto mo yung paninigil eh. Pre, aliwala ka. Basta alam ko, kayo dito rin po hindi mag-usap. Kami dito rin po hindi mag-usap. Kaya tayo dito rin talaga. Oo, hindi. Ang sinasabi ko lang, baka mamaya, kinumpleto ko pa ibigay yung 5M. Oo, pre, wala akong gano'n. Hindi akong gano'n. Wala akong gano'n. Wala akong gano'n eh. Nang wala ako. Pare, salamat at kahit pa paano pinaprofessional mo ako. Pero alam mo ba kung bakit ako lang hindi ko magbigay kung hindi siya ng dalawang parang nag-promise pa na next week dahil sa tagi ako nila sa... Basta tabo kayo ngayon, or once, paano natin tayo yung tingnan, dito ni natin lahat lahat. Ha, gusto ko lang nandito sa dito.
Alam ko. Salamat naman kung gano'n, pare. Pare, mahalaga pa ba ako sa'yo? Siyempre, kaya kakitaan ko nito yung dahil ayaw ko mag-misunderstanding tayo eh. Bagay, o naiintindihan kita. Pero kung tangin mo ito mga pare. Sabi mo, eh, ba't mag-desisyon na dyan? Ba't mag-desisyonan ko, di ba? Hindi, kaya naman ako nag-desisyon pare. Natakot ako. Kasi wala akong patawal. Kasi sabi ko, hindi ko mag-desisyon. Kaya naman, hindi ko sabihin sa future. Siyempre, ikaw man, nandito yung nag-uusap. Marami naman tayong naiwan. O, paano yung pag-desisyon na yun? O, ayaw naman magmarunong. Kaya sa pag-desisyon malinaw, balang araw, pag nakita tayo, makikita naman tayo balang araw, sasabihin ko, ito na pag-usapan namin ni Tony, ito na pag-usapan namin ni Tony, ito na pag-usapan natin ni Tony, diba? O, at least, diba? May din isang taong din ang pinag-usapan namin. Anyway, basta kahit anong mangyari, huwag ka na magbibili dyan sa mga inayu, pero hindi rin yan, pare. Tama na yun na lang, million na kuha na sa akin, kung ano, pero rin yan po, tangin na nila. Pare, bumbenta ang pa nila itong dami yan, lalo ngayon, Victor Lorenzo yan, po, tangin na. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon, alam mo bakit? Alam mo bakit? Sila Tulpo, kumakampi na sa akin. Sila din Tulpo, kumakampi na sa akin. Ayun, no? Sana nga, idol. Kumampi na sila sa'yo. Ayun naman, talagang pinahirapan ng ating pandemic hero. Pasok, idol. Oo, tayo na. Wala naman akong kaso. Binibili nila akong gawin ng kaso. Ganyan sila, pare. Well, parang narinig ko, bubulungan yung mga agent. Hindi ko lang pinampletre yung 5 milyon. Yun ang narinig ko. Ano naman yun? Hindi naman natin mangyayon ng pera, no? Ano yun? Sige naman, diba? Nagbigay ko ng 2 milyon. Basta, ayaw ko na pag-usapan ng mga kapit ka. Basta, sa akin. Pare. Yung mga ito na dinadaan. Parang dito na lang ang pare, walang misunderstanding. Mahal kita, nagkakaintindihan tayo. Oo. Basta, tandaan mo, puta na, ang hinabutuloy ko, sundang makapatuloy na, talo, at takot, araw-araw na, iniisip ko, baka kagisa na lang ako ng bahay dito, tapos bigla ako namatay. Hindi lang ako nabahay lang ganyan sa akin. Ngayon, sa legal process, hindi lang ako kayang taloy eh. Yun, nung mahirap, pag taniman nila si Idol, yun ang napakahirap na mangyari kay Idol. Sana huwag mangyari naman yung iniisip ni Idol na taniman siya ng kung ano-anong mga illegal contraband at sasabihin na inanlaban. Yan na po, magkakagulo na po ang buong Pilipinas sa dami ng supporter ni Idol. Ay sana huwag naman mangyari, Idol. Sana gabayan ka ng Diyos o protektahan ka ng Diyos na ilayo sa anumang kapahamakan abang nandiyan ka sa loob. Alam namin, Idol, ang hirap ng inyong dinaranas dyan. Napakahirap talaga. Di ba? Hindi na isang tanong lang. May isang tanong lang ako, pare. Kaibigan mo ba yung Big Lorenzo na yan? Kailangan ko lang, mga tao. Maraming mga tao kailangan ko lang eh. Panginang yan. Pare, huwag ka magtitiwala dyan sa mga yan. Tandaan mo. Huwag ka magtitiwala. Bernard, kapatid mo ko, huwag ka lang magtitiwala sa kanila. Kahit minsan. Lahat na sasabihin lang, huwag ka magtitiwala. Huwag ka na rin magbibigay ng pera dyan. O, tangin na niya. Sobrang galit ko sa kanila. Sobra. Sobra ang tama ng loob ko. O, taga na yun, narinig ko sinasabi nila, hindi natin makompleto yung file nila. Gago mga putang ina ngayon. Hindi na ako natatapat pa rin. Hindi na ako napagsuntukan sa kanila sa korte. O, alam mo lang kung paano sila pinahiyan ng abogado ko ni Abraham Estevo. Yun lang. Anyway, mag-iingat din dyan. Basta, never trust them. Pare, never trust them. Putang ina, napakapamis ang dila niyan. Ano yung sinabi? Hindi ko naintindihan yung tungkol kay Atty. Abraham Espejo. Alam mo lang kung paano sila pinahihiyan ng abogado ko ni Abraham Espejo. Ano ba yun? Paano nila, parang ano ah, in underground yata si Abraham Espejo. Hindi ko maintindihan. Yun lang. Anyway, mag-iingat din dyan. Basta, never trust them. Pare, never trust them. Putang ina, napakapamis ang dila niyan pag nakaharap ka. Pero pag nakapaligid ka, putang ina, sasalo ka. Yun yung sinasabi ni Sekiyama na, kapatid, lalabas ka na after 3 days, ganyan. Paasahin ka nga. Ayun.
ang nangyari kay Idol, kaya bigay lang siya ng bigay naman. Ayun. Kaya tama yung sabi na Idol na wag kang magtiwala sa mga yan. Bernard Chong sabi niya. Sabi nila. Yun lang ang sabi ko sa'yo. Sige lang, magandang gabi. Okay, ingat ka. Okay, bye-bye. Ayun guys, meron pa ba? Ayan, wala na. At narinig natin ang usapan nila ni Bernard Chong. Ito ay leak audio na ipinapakalat na sa YouTube at kinuha rin natin para naman may parinig. Ngayon ko lang narinig ito guys, kaya iparinig ko na rin po sa inyo ang sitwasyon ni Idol noon. Maaring ito ay matagal ng leak audio nila ni Bernard Chong. Ayun. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino LTV magbabalik.